Hindi naman ba maingay? Rinig naman. Comment kayo dyan kung naririnig nyo ako na maayos bago tayo magsimula. Alright, so yun. Rinig naman. Make sure na mention nyo dito. Ay, hindi. By the way, ano, hindi pala make sure. Pwede nyo i-mention yung inyong mga friends na network marketers dito sa ating group para mapanood nila itong ating ano Q&A session. No? So make sure sila ay network marketer kasi itong Q&A session na ito ay para sa mga network marketer. So huwag kayong mag-a-add dito ng hindi naman network marketer kasi makakamagalit sila sa inyo. So yun. Kaya kailangan network marketer sila. Mga teammates mo, mga downlines mo, or mga friends mo na network marketers. Under your team, ganon. So yun yung mga invite nyo dito. Sila yung mga pwede dito sa group. Kasi magkakaintindihan tayo. Okay. So huwag kayong mag-a-add ng mga prospect nyo dito. Okay, dahil hindi ito para sa kanila. Okay, hindi ang group na ito ay hindi para mag-convince ng prospect. No, para ito sa inyo. Na makakatulong sa inyo na ma-convince nyo ang inyong mga sarili. Okay? So, before tayo mag-start, no, shout out muna tayo sa mga nandito na. Pinakauna nag-comment si Arvin Bayaborda. Okay, magandang gabi. Arvin, Amy, Raymart, Claystone, okay, si Jerome, si Ronnie, si Miguel, Francis, Naminya, si Coach RJ, Sarah, si Hakim. Ayan. So, magandang gabi sa inyo. I hope you're all doing fine. And kung sakali hindi pa kayo nag-dinner, pwede naman kayo mag-dinner habang nakikinig nitong ating training. Okay? So pwede naman para masaya. Ako katatapos ko lang din naman kumain. So quits tayo. Nakakain na ako. Okay. So pwede kayong maglagay ng mag-ano diyan, mag-post ng mga questions nyo. And once again, no, gusto ko na itong ating Q&A session is more on personality development or leadership. Pwede rin. Huwag na yung mga technical, like paano mag-invite. Naumay na akong sumagot sa ganyan. Halos lahat na lang ng Q&A session ko, puro ganun yung tanong. Pero naintindihan ko naman kasi iba't ibang tao naman yung nagtatanong. Pero kung gusto nyo ng tanong na ganun, paano mag-invite, paano mag-close ng deal, follow-up or whatever, punta na lang kayo dun sa YouTube channel ko. Mas maganda yun na lang yung sumagot sa inyo kasi mas kumpleto yun kesa sa ano, kesa dito sa Q&A. Itong Q&A natin limited time lang. So meron na lang tayong approximately mga 40 minutes kasi meron pa akong training after nito. Kaya maagap tayo matatapos mga 5 to 10 minutes early bago mag 9 PM. So more on ano, more on personality development, leadership, yun yung mga gusto ko na topic na pag-usapan kasi yun talaga yung makakatulong sa inyo. And no amount of strategy yung makakatulong sa inyo. Kahit malaman po pa lahat ng strategy sa buong mundo, kung mali-mali yung way of thinking mo, mali mindset mo, mali attitude mo, walang kwenta yun lahat. Pwede kang kumita, pwede kang makachamba, pero mawawala rin yun sa iyo lahat. I've been there, done that. So alam kong ano yung sinasabi ko. Kapag wala kang tamang mindset. Kaya pala ngayon, hindi naman ngayon, matagal na naintindihan ko na kung bakit yung mga uplines, most ng tinuturo talaga is may kinalaman sa mindset. Okay, mindset, attitude, more on ganun. Di ba? Yung mga training nila, motivation, may mga poweran. Ang naging problema lang talaga nun is puro ganun na lang talaga. Puro ganun na lang talaga. Wala silang may turong strategy. At kung magturo man sila is unethical. Kaya doon ako nagkaroon ng problem sa kanila. Pero naintindihan ko naman kung bakit puro ganun yung tinuturo nila. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit yung strategy. Diba? Unethical, old school, hindi na effective, yun. Kaya, yun na lang yung binago ko. No? Inayos ko na lang siya. More on, pinagsama. Kailangan ng skills, kailangan ng attitude and mindset. Okay? So, yun. Okay, ito question from Arvin. Sa panahon ba ngayon, okay pa rin po bang offline marketing o mas dapat po ang online marketing? Okay, that's a great question. Arvin. No, pagdating sa ganito, strategy, no, offline marketing, online marketing. Ang offline marketing ay optional.
Okay? Dati kasi baliktad eh. Nung panahon namin, way back 2013, 2014, and even before that, bago pa yun, mas malalo na yung mga matatandang uplines na, no? Matatanda na sa networking. Optional ang online kasi hindi pa naman ganun ka popular yung online at that time at saka ano at saka wala pa rin masyadong may alam. Okay? Pero ngayon, baliktad na. Lalo-lalo na nung nagkaroon ng pandemic. Option na lang yung offline. Pwede mo pa rin gawin 'yan. Pero option na lang 'yan. Kasi ako every now and then, minsan ginagawa ko, nag-offline ako. Pag mayroon ako nakakwentuhan sa labas, pag may nakausap ako sa labas, ina-add friend ko sa sa Facebook. Tapos kinakausap ko, kinikwento ko. Diba? Pero option ko na lang yun. Hindi doon nakasalalay ang success ko. No? Pag natripan ko lang, kung kailan ko siya matripan, tsaka ako gagawin. Okay? And ang strategy ko is purely online marketing talaga. 99% of the time, online marketing yung ginagawa ko. Okay, pagdating sa strategy, ang offline, para sa akin, ang pinakang benefit ng offline is kapag gathering ng mga members or keeping, kung tawagin. Ako, hindi rin naman ako mahilig sa keeping. Nag-gather kami ng mga leaders ko sa ngayon every semi-annually. This coming next month, yun, meron kaming gathering ng mga leaders ko, ng ilan sa mga leaders ko na nandito sa Luzon. Kasi medyo mahirap yung travel pag galing Visayas, Mindanao, no? Kaya, yun, meron kaming ano, simple ano, celebration, most of the time, ano lang naman yun. Mastermind, magma-mastermind kami, magbe-brainstorm kami, tapos mag-enjoy kami. Yung mga ganun lang yung ginagawa namin, pero mga leaders ko. Okay, yung mga official leaders ng grupo ko. At saka mahirap din kasi sa ngayon na ano, dati kasi ginagawa namin, ano eh. Ayun, nakapunta, si Hakim nakapunta sa isa sa mga gathering namin nun. No? Dati ginagawa namin yung ganun. Pero before mag-start rin yung pandemic, itinigil ko rin kasi nakita ko hindi siya productive. Kahit na once a month lang namin ginagawa, yun, hindi siya productive. Di ko siya nakitang productive. Kaya ang ginawa ko, lalo na nung nagkaroon na ng pandemic, is ganun na lang. Yung ginagawa namin, semi-annually, meaning twice a year, every 6 months, pero strictly para sa mga leaders ko lang. Sa mga leaders ko at saka mga core leaders. Yun yung pinakang power ng offline. Is yung pagpapatatag ng mga tao mo pag nakakasama mo sila kung ikaw ay isang leader. Okay? Yun ang pinaka nagagawa ng offline. Para sa mga members ko dito na nanonood, no? Kung gusto nyo akong ma-meet sa personal, i-goal nyo na maging leader. Or pag wala na itong pandemic, makakapag-meet tayo sa personal. No? Kapag maluwag na ulit ang lahat, mas makakapadali tayo. Kung ikaw ay taga Luzon lang naman, kasi nung wala, before pandemic, marami ako nami-meet na mga members ko na nasa Luzon. Kasi sinasabi ko, pagpupunta ako ng office namin eh, sa Ortigas, pagpupunta ako ng office namin doon, eh, nami-meet ko sila. Kasi sinasabi ko, pag pumupunta sila, hindi ko naman sila pinapapunta. Sinasabi ko lang sa kanila, nakabahala kayo kung gusto nyo pumunta ko. Kasi ang imi-meet ko lang talaga doon is yung mga leaders. Okay? So yun. E di nakakapagkwentuhan kami, ganun. Nagbabaliwan kami, nagpapawiran kami. Yun, more on ano lang, wala lang. More on ano lang talaga kami, kwentuhan-kwentuhan. Kasi sa akin, ang ganun is gusto ko makilala lang yung mga members eh. Gusto ko mas makilala sila ng ano, deeper level. Yung mga ganun para sa akin. Yun yung pinaka-power ng offline na hindi kayang gawin ng online. Na kayang gawin pala ng online pero mahirap. Iba eh, iba yung feeling. Alam nyo naman eh, iba yung feeling na para sa mga na-meet na ako sa personal, ewan ko kung meron sa inyong na-meet na ako sa... Yung mga leaders, yung na-meet na ako sa personal, ewan ko kung andito sila. Pero yung para sa inyong mga nakamit na sa akin sa personal, i-compare mo yung panonood sa akin dito, iba talaga eh, magkaiba. Even naman ako, yung mga idol ko na pinapanood ko lang, pag na-meet ko sila sa personal, iba, iba talaga. Hindi mo pwedeng i-compare. So parang ano eh, sabi nga ng isa sa mga mentors ko, sabi niya, pwede ka bang magpakasal online? Di ba ang sama? Ipapakasal mo online? Parang napakasagrado nun para sa atin. Yun yung something na hindi kayang ibigay ng online. Yung ganong klase ng feelings. No? Yun yung power naman ng offline. Pero, the rest, wala na. Yun lang talaga yung power ng offline. The rest,
Nasa online na lahat. Pagkita ng pera, pag-build ng team, pag-build ng leaders, di ba? Nasa online lahat. Kasi marami akong leaders din na hanggang ngayon hindi ko pa namimit sa personal. Kabilang na dito si Coach RJ. Andito siya ngayon eh. Oh. Si Coach RJ. Hindi ko pa namimit yan sa personal. Di ba meron akong ilang mga leaders na taon na ang nakalipas pero di ko pa namimit sa personal. Mamimit ko pa lang sila pag nag-for good na sila. No? Yung iba sa kanila na-meet ko nung nagbakasyon, pero karamihan sa kanila hindi. And siguro, mga 95% ng mga members ko, 95 to 98% ng mga members ko, hindi ko pa na-meet sa personal. Kung sasabihin ng mga power payaman nyo na apply na, hindi, kailangan, apply. Wala, I think wala namang magsasabi na niyan ngayon. Matagal na, last year pa, wala na nagsasabi niyan. Simula nung magkaroon ng, ano, ng pandemic. Kasi before magkaroon ng pandemic, binabash nila yung online eh. Itong mga power uplines. Binabash nila yung online. Talaga nila sinasabi. Meron pa nga ako narinig. Sinabi na ang online marketing daw pantamad. I mean, napapa-facepalm na lang talaga ako. Hindi ko maintindihan bakit ganun yung mga pinagsasasabi nila. And usually, mga nagsasabi ng ganun, walang alam sa online kasi. Parang yung mga taong mahilig magsabi na money can't buy happiness. Wala kasi silang pera kaya nila sinasabi yun. No, nung wala akong pera, sinasabi ko din 'yan eh. Nung nagka-pera na ako, hindi ko na sinasabi 'yan eh. 'Di ba? Oh. So, yung mga upline dati binabash nila before pandemic, binabash nila nang binabash yung ano, yung online. Ngayon, wala na. Simula na magkaroon ng pandemic, wala na. Wala ka na maririnig sa kanila na pambabash sa online. So, wala naman na siguro magsasabi ng ganun. Kasi wala sila, wala nang choice kundi mag-online. Pero very powerful ang online. So, once again, ang offline ay option na lang yan. No, option na lang yan, hindi na siya priority. Kung gusto mong kumita ng malaki, makapag-build ng malaking grupo, makabenta ng maraming products sa negosyo natin, mag-online marketing ka. Nasa online lahat. No? Yung offline, isa pa pala malaki na itutulong din ng offline. Offline is yung ano eh, experience din. I mean, yung pag... Ewan ko kung meron sa inyo na naka-XP, alam ko meron dito sa inyo. No? Na yung mga nag-offline marketing before, na yung nagpe-present ka mano-mano sa harapan ng prospect mo, tapos i-reject ka sa harapan mo din, nakakapagpatatag yun. Yeah? Nakakapagpatatag yun. Kasi rejection, kaya nga na medyo, alam mo yun, hindi ko ma-explain yung feeling ko na parang nadi-disappoint, parang ganun. Parang hindi disappointed, eh. Parang masyadong extreme na yung disappointed, eh. Parang ano ba? Ang naisip ko lang nashi-shit ako. Nashi-shit ako kapag ka merong mga networkers or mayroon ako mga members na nagsasabi na tawag dito nadadown sila kapag ka nire-reject sila ng prospect nila online, no? Pero naiintindihan ko sila. Kahit sino naman eh, naiintindihan ko. Pero ang nasa isip ko kasi, buti ka nga online eh. Nire-reject ka sa chat. Kaya kami hindi, harap-harapan namin, nire-reject kami. No? So, yun din yung nagpatatag sa amin. Kaya yung mga, kung mapapansin nyo din, yan din yung something na ano, both blessing and curse din kasi yung online and offline. Pares yan may pros and cons. No, pero kung hindi dahil sa pagiging, hindi ko sinasabi na ano na parang pinagsisisihan ko offline, wala naman akong sinabing ganun. No, ang pinagsisisihan ko sa offline yung pagiging unethical, pero hindi yung offline itself kasi sobrang laki nang naitulong sa akin noon, especially pagdating sa personality development ko. Sobrang laki nang itulong sa akin ng offline. No, yun ang talagang nagpatatag sa akin. At kung mapapansin mo yung mga lodi mo, almost all of them itong talagang mga magagaling, alam mo yun? Yung mga magagaling, yung mga tindigan pa lang, hindi pa nagsasalita, alam mo ng leader, yung mga ganong klase ng upline, yan yung mga nakaranas ng offline, mapapansin nyo, sila yung talagang sobrang tatatag. Iba klase mag-isip. Yun yung magandang na idudulot ng offline. Nakaya rin naman ng online, hindi lang ganong ka-intense. Hindi lang ganong ka-intense. At hindi ko naman sinasabi na kailangan nyo pa kasing pagdaanan yun. Kumbaga, iba't iba tayo ng henerasyon eh. Parang ano lang yan eh. Parang marami akong nakikitang ganito sa TikTok. No? Yung mga boomers na generation, baby boomers na generation, which is yung mga lolo natin, yung mga nakaranas ng gera. No?
compared mo sa mga henerasyon ngayon, sumunod na henerasyon, millennial tapos Gen Z. Siguro nakita niyo na rin sa TikTok yung mga ganyan, yung kino-compare nila. Yung mga baby boomers o yung mga nakaranas ng gera, pagka nasaktan, wala silang pakialam. Nakakita na ba kayo ng ganun? Comment nyo nga dyan. So, comment nyo nga dyan kung meron na kayo nakitang ganung video sa TikTok. Marami ako nakikitang ganun sa TikTok eh. Yung kino-compare nila yung tatlong henerasyon. Na, yung pagka yung Gen Z, halimbawa, ay ano, yung baby boomers, halimbawa, ano siya, nasaktan or bumangga sa pader or whatever, wala siyang pakialam. Hindi siya magre-reklamo. Yung mga millennial, pagka nasaktan, medyo magre-react sila na masakit. Itong mga Gen Z, pag pinitik, iiyak. Hindi naman siguro lahat, no? Hindi naman lahat. Pero ano eh, alam niyo naman ang mga tao, mahiling mag-generalize. Pero sa totoo lang, ano yan eh, iba't iba kasi nga ng henerasyon. Kaya talaga yung mga lolo-lola, yung mga nakaranas ng gera, talagang mga tough yung personality nila. Mga talagang ano, walang nakarelate sa akin. Ako lang. Walang nakarelate sa akin tungkol dun sa kinikwento ko. Pero okay lang, kinento ko naman eh. Usually ng mga Gen Z daw, balat sibuyas. Kasi hindi nga naka-experience ng hirap eh. Okay, isa sa mga natutunan ko rin na ano eh. Tough times create strong people. Tough times create strong people. Strong people create ano nga ba yung term na ginamit nila doon? Create peaceful times, okay? Tough times create strong people. Strong people create peaceful times. Peaceful times create weak people, and weak people create tough times. So ganun lang yung cycle. So dahil nagkaroon yung Gen Z is yung ano, hindi lahat, no? Hindi ko nila lahat. Dahil yung Gen Z is naging malambot. Dahil peaceful yung oras, di nagkaroon ng pandemic, di ba? So dito nasubok yung tatag ng bawat tao sa ano, sa tatag ng bawat tao sa ano, sa sitwasyon natin na nagkaroon ng pandemic. Nalaman kung sino yung mga madaling tumiklop. Yung mga tao na naka-experience na ng hirap before, wala nang bago sa kanila. Alam na nila yung hirap eh. So iniisip na lang nila kung paano mag-a-adapt. Samantalang yung mga hindi nakaranas ng hirap, eh, ang inisip nila, paano magreklamo? Paano maging professional reklamador? So, ganun yung ginawa nila before. Kaya, yun yung sinasabi ko, iba rin ang generation online, offline. Kaya iba rin yung ano eh, iba rin yung talaga yung ano, yung tatag ng mga offliner kumpara sa mga onliner. Pero, kaya masaya ako kasi naranas ko parehas. No, naranas ako mag-offline, naranas ko mag-online. Kaya, napakalaki na naitulong sa akin. Pero hindi ko kasi pwedeng i-compare kasi nasa online tayo at lalong-lalo na pandemic, wala talaga tayong choice kundi mag-online, mag-focus talaga sa online. No, mahirap mag-offline. Kaya ako sinasabi sa inyo na optional na lang talaga yung pag-offline, lalong-lalo na ngayon. Okay? So yun, magandang gabi sa mga bagong dating. Sino yung mga bagong dating natin dito? Si Romel, Martin, John, Michael, Jeneline, Paul, Vivian, Marlita, si Andro, si Josephine. Alright. So, yun. Marami ba kayo natutunan so far? Comment nga kayo kung marami kayo natutunan so far para at least alam kung meron pa akong kausap. Si Lynn. Okay, magandang gabi, Lynn. Comment kayo dyan kung marami kayo natutunan. Ayan, si Marites, si Mary. Ayan. Mga bagong dating natin. Alright. So, yun. Kaya, kung kayo ay mga nakaranas ng hirap ng offline, magpasalamat kayo. Kasi, ang daming lesson na makukuha dun eh. Yung struggles. At saka palagi nyo tatandaan, ang lessons wala sa success. Okay? Ulitin ko. Ang mga pinakang importanteng lessons sa buhay, wala sa success. Ang success ay byproduct
Okay? Yan yung resulta ng mga challenges, mga problema na nilampasan mo. Okay? Ulitin ko ha. Ang mga pinaka-importanting lesson, wala sa success. Okay, ang success ay produkto o resulta ng lahat ng mga challenges na nalampasan mo. Bakit mo nalampasan yung mga challenges na yon? Kasi marami kang nakuhang lesson. At yung mga lesson, in-apply mo. Hindi mo na inulit yung mga pagkakamali. So, ang mga importanting lessons, pinaka-importanting lessons na mararanasan natin sa buhay, matututunan natin sa buhay natin ay nanggagaling sa mga mahihirap na sitwasyon, sa mga problema, sa mga challenges ng buhay. The more na mahirap ang isang problema, the more na mahirap ang isang challenge, the more na mas marami kang lesson na matututunan dyan. At meron tayong kanya-kanyang definition ng hirap. Baka yung mahirap sa akin, madali para sa'yo. Baka yung mahirap sa'yo, madali para sa akin. So, di natin dapat i-compare, no, na sasabihin natin na mas mahirap pa yung nararanasan ko kaysa sa'yo. Hindi natin pwedeng sabihin ganun. Kasi may iba't ibang hirap tayo na definition. Kumbaga, meron tayong iba't ibang pain tolerance. Okay, meron tayong magkakaibang pain tolerance. Okay, ako, pag ako naka-experience ng kahit ano, actually recently lang eh. No, hindi ko pa 'to nakikitang tamang time para ikwento ito, pero bibigyan ko kayo ng konting hint. Meron ako na experience na sobrang sakit na physical pain recently. Physical pain. As in, sobrang sakit. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin. No, pero hindi ako umiyak ni minsan. No, kahit sobrang sakit. Kasi mataas yung pain tolerance ko. Okay? 'Yun ang ibig kong sabihin. So hindi natin pwedeng i-compare. May mga taong ganun. No, mataas ang pain tolerance. Usually yung mga taong mataas ang pain tolerance ay madami na kasing hirap na naranasan. Kaya parang lalo-lalo na sa physical pain, parang wala nang bago sa amin, parang ganun. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng i-compare yung hirap na nararanasan natin. Ang basta ang importante, hindi naman 'to pa-biktima ni, di ba? Ang dami ko nakikita sa, hindi naman madami. May mga nakikita rin ako sa ano, kasi alam niyo naman, di ba? Pumepamous-famous na tayo sa TikTok, feeling famous na tayo sa TikTok, no? So, may mga nakikita ako doon ng mga ano eh. Tag dito, victim mentality, na mas mahirap yung nararanasan ko kaysa sa'yo. Buti ka pa ganyan lang. Wala tayong karapatan magsabi ng gano'n kasi hindi naman natin alam yung nararamdaman ng ibang tao. Pero ang point ko lang dito is, ano, hindi yun pabiktiman, hindi yun pahirapan ng sitwasyon or padramahan ng buhay. Walang pakialam ang mundo sa drama natin. Ang sinasabi ko lang ay, kapag nakaka-experience ka ng mga ganun, pahalagahan mo yun kasi it's a part of your journey and a part of your story. Diba? Isipin mo na lang palagi, nag-iipon ka ng kwento. Every time na may mga challenges ka na nararanasan, dagdag na naman yan sa kwento mo. Pag nalampasan mo na, palagi niyong tatandaan, walang may pakialam sa kwento nyo, sa drama nyo, walang may pakialam hanggat hindi mo yan nalalampasan. Okay? Ulitin ko, walang may pakialam sa mga nararamdaman nyo, sa drama nyo sa buhay, sa kwento nyo, walang may pakialam sa kung gaano kahirap yung nararanasan mo. Walang may pakialam dyan hanggat hindi mo yan nalalampasan. Pag nalampasan mo na, dun na magsisimulang makinig yung tao. Diba? Just the same with, ano, pag wala ka pang resulta ngayon, no, wala nang makikinig sa'yo. No? Pero kapag once na naging successful ka na, nagka-resulta ka na, yung mga taong haters mo, yung mga taong humihila sa'yo pababa, magiging tagapalakpak mo rin yan. So, palagi niyo yung tatandaan yan. Okay? Alright. Ito, another question from Arvin. Nakadepende po ba sa magandang product at company kung paano magsasucceed sa business or attitude at character? May factor ang magandang product at magandang company. Okay, may factor yan. Pero walang kwenta yan kung kulang ka sa skill set at mali yung iyong mindset. Ito, bibigyan ko kayo ng situation. Okay, kami na lang ni Arvin kasi parang kami lang ni Arvin yung nagkakwentuhan eh. De, joke lang. Oh, halimbawa kami ni Arvin. Sabihin na natin na si Arvin at ako ay parehas network marketer
which is pares naman talaga kaming network marketer, sabi na lang natin. Tapos ako, sabi, example, kabilang ako sa pinakamagandang kumpanya sa balat ng lupa. No? Pinakamagandang kumpanya sa buong universe, pati yung mga aliens sumasali sa amin. Sobrang ganda ng kumpanya. Ganon din yung product. Yung product namin bumubuhay ng patay. So, ganong kaganda. No? As in, sobrang ganda. Diba? Exaggeration na yung sinasabi ko sa inyo. Alam nyo namang walang ganon. No? Tapos, si Arvin, kasali siya sa kabaliktaran. Hindi ganong kagandang kumpanya. Diba? Maliit lang na kumpanya. Legal. Kasi yun lang naman ang importante. Legal, may magandang compensation plan. Diba? Hindi ganong kagandang product. Sakto lang. Diba? Sakto lang. Pero ang pinagkaiba namin ni Arvin, bukod sa company at product na pinopromote namin, is si Arvin, sobrang galing. Okay? Sobrang galing ni Arvin. Sobrang galing na leader. Okay? Sobrang galing na pagdating sa sales. Ang taas ng closing rate niya. Ang galing niya magpasaling. Galing niya magbenta. No, ang galing niya mag-build ng organization. Magaling na leader si Arvin. Kabaliktaran ako ni Arvin. Wala akong alam, hindi ako marunong magbenta. Diba? Hindi ako magaling na leader, hindi ako marunong bumuo ng grupo. Sino yung magiging successful sa amin ni Arvin? Sa tingin nyo? Ulitin ko ha, maganda yung company ko ha. The best in the universe, pati mga aliens sumasali. Bumubuhay ng patay yung produkto namin. Sino sa tingin nyo yung magiging mas successful sa amin ni Arvin? Sino yung mas magiging mas mayaman? Ako o si Arvin? Sino nga? Comment nyo dyan. Sa tingin nyo? Kabilang ako sa best company in the universe, si Arvin hindi. Pero si Arvin is super galing compared sa akin. Sino nga? Comment nyo dyan. Ang sagot nyo. Okay. Sabi ni Paul si Arvin. Comment niyo diyan yung ano sagot niyo doon para sa mga kayang mag-type, sa mga kayang sumagot. Para maramdaman ko na may kausap ako. Yung sa mga hindi kayang magsagot like halimbawa nagwo-work ka, nakikinig ka lang, okay lang, walang problema. Si Arvin, bakit si Arvin? Bakit hindi ako eh kabilang ako sa best company in the universe. Tapos bumubuhay ng patay yung produkto namin. Bakit si Arvin? Diba? Bakit si Arvin? Bakit hindi ako? Ayaw nyo ba sa akin? Diba? Alam nyo naman, napaka-obvious naman ng sagot. Okay? Dahil sa skills and sa capabilities ni Arvin. Yun ang reason kung bakit siya yung magiging mas mayaman kaysa sa akin. Hindi naman ibig sabihin hindi ako magiging successful. Pwede pa rin kasi sobrang ganda ng company, sobrang ganda ng product eh. Exaggerated yung company, exaggerated yung product. Diba? Pero si Arvin yung merong mas mataas na capabilities kumpara sa akin. Kumbaga parang si Arvin ay irreplaceable. Hindi mo siya kaya basta-basta palitan. Okay, so ngayon, naiintindihan nyo na. Kahit saan kumpanya ka mapunta, assuming na legal yan ha, so legal lang yung pinag-uusapan natin. Legal, kahit mediocre yung product nyan or kahit hindi ganun kaganda yung product nyan, kasi hindi na natin problema yun eh. Problema na ng kumpanya yun. Although, ulitin ko, may factor yun. May factor yung magandang products. May factor yung magandang company. May magandang compensation plan. May factor yun, pero hindi yun yung pinakamalaking factor sa magiging success mo. Kasi kahit meron ka nung mga yun, magandang company, magandang product, magandang compensation plan, kung tatamad-tamad ka, kung masyado ka madrama sa buhay, bawat rejection iniiyakan mo, no, hindi ka nag-i-improve ng sarili mo, ayaw mo na nagkakamali, ayaw mo nang kinokorek ka, hindi ka asenso kahit kailan, kahit saan ka mapunta. Kasi kailangan yung mga yun eh. Yung mga binanggit ko, kailangan mong gawin, kailangan mong maranasan. So, ang pinakang importanteng factor sa success natin, tayo. Tayo yun. Kaya, yun yung, ano, yun yung, tawag dito, yun yung nagiging problema ng
ng mga tinatawag ko na palaka na networker. No? Yung patalon-talon. May nakitang magandang company, ay grabe, power pa yaman dito, sali doon. Hindi yumaman within 2 weeks, may nakita na naman na mas magandang kung ano, ay dito invest, wala kang gagawin, yayaman ka, sali doon. No, scam. Ay dito, mas malupit to, power pa yaman. Scam na naman. Ay dito, grabe, power pa yaman dito, puro baliwan at motivation lang. Akala kasi nila, nasa kumpanya yung magiging success nila. No, akala nila nasa kumpanya, sa ganda ng product, sa ganda ng compensation plan. No? Sa 5 M's of success, kung sakaling hindi nyo pa alam yun, panoorin yung Walang Paweran Bootcamp para sa mga ano, hindi pa nakakalam ng 5 M's. 5 M's of success. Para sa mga nakapanood na at nakakaalam na ng 5 M's, kung mapapansin mo sa 5 M's, yung isa lang dun yung machine, yung about sa company product, isang factor lang siya. Kasi kung meron ka nung maganda na yun, meron ka magandang company, magandang product, magandang compensation plan, kung kulang ka nun nung 4 na M's na natitira, wala nang kwenta yun. And that's the same with the other 4. Hindi pwedeng isa lang dun yung meron ka, hindi pwedeng dalawa lang dun yung meron ka, kailangan 5. Kaya nga siya tinawag na 5 M's of success, hindi 4 M's of success, hindi sometimes 2 of success. No, hindi. 5 M's. Kaya siya tinawag na 5 kasi kailangan kumpleto yung 5. Okay? So yun. Kasi yun yung mismong formula ko eh. Kung paano ako naging successful sa negosyo ko sa ethical na paraan. No, paano ako na-hit yung first million ko? Paano ako naging top earner? Paano ako naging magaling na leader? Paano ako nakapag-build ng malaking organization with thousands of members? No? Dahil sa 5 M's. Dahil kumpleto ako nun. Okay? Kaya actually, ako rin naman yung umimbento ng 5 M's na yun. Kasi inisip ko before, paano ko nga ba nagawa magka-resulta? Sa ethical na paraan, ha? Uulitin ko. Kasi I'm sure, mas marami pang, hindi naman ako pinakamayaman na networker. At hindi ko pa naman kinukonsidera yung sarili kong mayaman. No, financially free pa lang ako. Pero, papunta rin ako dun. Mas marami mas mayaman sa akin ng mga networker dyan. Pero ang tanong, ethical ba nila nakuha yung yaman nila? Kasi kung hindi, hindi ako mabibilib. Hindi ako mabibilib. Kasi para ko na rin sinabi na, bilib ako sa mga ano, sa mga drug lord. Kasi ang yaman nila. Para ko na rin sinabing ganun. Kasi sa pangit na paraan nila nakuha eh. Ba't ako mabibilib? Diba? So yun. Yung tama yung sinabi ni Kevin. Si Arvin, kasi siya yung merong growth mindset. Okay, nag-grow na mindset. Alright? So yun, I hope na nag-gets nyo yun ha, nag-gets nyo yung sinasabi ko about dun. So, ang i-work out mo ay ang sarili mo. Wala kang magagawa sa company kasi hindi mo control yan. Wala kang magagawa sa ibang tao, wala kang magagawa sa panahon, wala kang magagawa sa sitwasyon. Ang bukod tanging kaya mo lang kontrolin ay sarili mo, wala nang iba. Diba? Wala namang iba eh. Kahit asawa mo, kahit anak mo, di mo control yan. Kaya nga sinusuway ka nila, kaya nga hindi ka nila sinusunod eh. Hindi mo control yan. Ang i-workout mo, sarili mo. Ang pagalingin mo, sarili mo. Ayusin mo, sarili mo. Hindi ibang tao. Kasi, hindi sitwasyon. Kasi yung iba, sinasabi nila na kung siguro sinusuportahan lang ako ng pamilya ko, siguro ano, magka-resulta na kalokohan. Magbabago sila para sa'yo. No, huwag niyong isipin na, alam niyo yun, ito ha, tough love itong sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong isipin na ganun kayo ka-special. Pare-pares lang tayong mga tao. Para sa akin, walang special-special sa atin. Yung pagiging special natin, nakadepende sa ginagawa natin. Okay? Nakadepende yung pagiging special natin sa process na ginagawa natin para maging better version tayo ng sarili natin. Kung miserable buhay mo, kung wala kang resulta ngayon, hindi ka special. No, ayaw kong i-feed yung utak nyo ng ganun. Kasi, merong ibang mga magsasabi na, you are special. Well, yes, kasi tao ka. Hindi ka hayop. So, tayo yung nasa top of the food chain. So, at some point, pwede mong sabihin na ganun. Pero, yung iba kasi umaakyat sa ulo nila yun eh. Ba parang ang nangyayari, gusto nilang baguhin yung mundo para sumang-ayon sa kanila.
Ayun, isa yan yung isa sa pinakamagandang natutunan ko lang recently. Na-realize ko recently, na-explain kasi nang ang ganda eh. No, instead na pinipilit mong baguhin yung sitwasyon, no, pinipilit mong baguhin yung kung paano tumatakbo yung mundo, aralin mo kung paano tumatakbo yung mundo at sumunod ka. Sa ganong paraan, magiging mas madali yung success mo. So medyo malalim yun, pero hindi nyo naman kailangan maintindihan agad-agad ngayon, pero someday, dadating din tayo dyan. Kasi ako hindi ko rin naman naiintindihan pa completely. Hindi ko masabing 100% naiintindihan ko. Siguro mga 40% pa lang yung naiintindihan ko dun sa part na yun. Pero dun ka pwede magsimula. Naayusin mo yung sarili mo. Ang i-workout mo sarili mo. Pagalingin mo sarili mo. Mag-focus ka sa pagiging better version ng sarili mo. Mas magaling kumpara kahapon. Mas magaling kumpara last week, last month, last year na ikaw. Okay? So yun. Tanong ni Marites, pag nag-isang taon ka na, maliit pa din ang resulta mo, pero tuloy ka pa din, may pag-asa pa ba na matutunan ko ang mga ginagawa ng mga magagaling o may pag-asa din ba akong gumaling? Oo naman. Walang kinalaman yan so kung ilang taon ka na. Walang kinalaman yan sa edad mo. Walang kinalaman yan sa kasarian mo, lalaki ka o babae. Walang kinalaman yan sa kung may ngipin ka o wala. Walang kinalaman yan sa kahit na anong mga ganung bagay. Ang pinakang important na factor dito sa tinatanong ni Marites ay sa kung paano ka mag-isip. Okay? Sa kung paano ka mag-isip. Kasi kung iisipin mo na, ay, isang taon na ako, maliit pa rin ang resulta ko, wala na siguro kong pag-asa, ayun ang totoo. Magiging totoo yun sa'yo, pero hindi yan totoo sa akin, hindi yan totoo dun sa ibang tao, hindi yan totoo sa mga naging successful. Okay? Ikaw ang gumagawa ng realidad mo. Ang realidad mo, hindi ko realidad. Ang realidad ko, hindi mo realidad. Pero, kaya ako gumagawa ng ganito, ng mga ganitong bagay, ng ganitong content, nagla-live ako every week para sa inyo, no? Is para, kahit papaano, meron akong isa, kahit isa lang sa inyo dyan, na merong makaintindi ng sinasabi ko, na kaya mong baguhin yung realidad mo, na pabor sa'yo. Ibig sabihin, doon ka magiging masaya, doon magiging maganda ang buhay mo. Kasi tayo lang rin naman ang gumagawa ng realidad natin eh. Walang kahit na sinong gumagawa ng realidad natin. Tayong gumagawa niyan. Mismong ang Diyos, hindi niya kayang baguhin ang realidad natin. Nasa Biblia nga nakalagay eh, as a man thinketh at in his heart, so is he. Kung anong iniisip ng isang tao, yun siya. Basahin sa Biblia, hanapin yun, Proverbs yun. No? Hindi Diyos ang magpababago sa realidad mo, ikaw. Ganun ka-powerful, yun ang binigay sa atin na kapangyarihan ng nasa taas. Na kaya nating gumawa ng sarili nating realidad. Kung naniniwala ka dun sa mga negative na bagay, walang kasalanan ng Diyos dun, walang kasalanan ng mundo, walang kasalanan ng universe, ikaw ang may kasalanan dun. Naniwala ka dun eh. Kasi kung kasalanan ng mundo, kasalanan ng Diyos, bakit iba yung sitwasyon ng ibang tao? Bakit may mga tao na successful? Bakit hindi lang may mga, maraming mga tao successful? Bakit maraming tao maganda ang buhay? Kung ang mundo ang may kasalanan kung bakit pangit ang buhay mo, kung ang Diyos ang may kasalanan kung bakit pangit ang buhay mo, di ba dapat lahat ng tao pangit din ang buhay? Kasi Diyos yun eh. Siya nag-declare eh. Na, ano, dapat fair sa lahat. Lahat ng buhay, lahat kayo pangit ang buhay. Meaning ba nun, paboritong anak ng Diyos, yung mga taong may maganda ang buhay, tapos ikaw, hindi? Ganun ba yun? Sa tingin mo? Sa tingin nyo? Ganun ba yun? Sa tingin nyo, ganun siya ka-unfair? Ikaw, pinapahirapan, yung iba, pinapasarap buhay, ganun ba yun? May paborito lang siya, ganun? Alam mo, sa totoo lang, naniniwala ko may paborito ang Diyos. Naniniwala ko. Gusto niyo malaman kung sino yung paborito niya? Gusto niyo malaman? Kasi pag nalaman mo kung sino yung paborito niya, pwedeng maging paborito ka din. Gusto niyo malaman? Comment niyo nga dyan. Gusto niyo malaman kung sino yung paborito ng Diyos.
Kasi alam ko, isa ako sa mga paborito niya eh. Huh? Gusto niyo malaman kung sino? Sino yung mga sining paborito ng Diyos? Kasi 'di ba parang ganun, pag nakikita niyo yung iba, ang saya ng buhay nila, ang sarap ng buhay nila, bakit ako? Bakit ako hindi? Bakit ako hindi ako katulad nila? Ang paboritong anak ng Diyos ay yung mga taong masisipag, yung mga taong matyaga, yung mga taong determinado, yung mga taong hindi marunong sumuko, yung mga tao na patuloy nag-i-improve ng sarili, yung mga tao na kahit anong challenges yung maranasan, nagpapatuloy pa din, yung mga tao na mataas ang pananalig at paniniwala na kaya nilang umasenso at magbago ang buhay. Yun ang paboritong anak ng Diyos. Technically speaking, wala naman talagang paboritong anak ng Diyos. Kumbaga sinasabi ko lang ito sa inyo baka sakaling mas maunawaan nyo. Wala naman talagang paboritong anak ng Diyos. Para sa akin, lahat tayo pantay-pantay sa paningin niya. Lahat tayo mahal niya, pero ang pinapaboran kasi ng mundo, ang pinapaboran ng Diyos, kumbaga, ng universe, ay yung mga taong ganun. Yung mga taong ganun. Alam nyo ba yung Parable of the Talents? Kung hindi, i-research nyo sa Google. Yun na yun, exactly. Ang ganda ng explanation dun. Yung Parable of the Talents. It doesn't matter kung anong relihiyon nyo. Doesn't matter. Hindi naman ako nagpo-promote ng relihiyon dito. No, ang sinasabi ko dito is yung higher power, yung creator, yung universe. Yun ang tinutukoy ko dito eh. Diba? Kung mababasa niyo yung Parable of the Talents, ang ganda ng explanation doon. Okay, in-explain doon kung bakit may mga taong successful at bakit merong hindi. Ang daming lesson doon eh. Okay? So yun. Technically speaking, wala naman talaga siyang paborito. Pero ang pinapaboran ng mundo, yun nga. Yung mga taong ganun. Kasi bakit? Bakit ka i-reward eh tamad ka? Bakit ka i-reward eh negative ka mag-isip? O, ang i-reward sa'yo, kung negative kang mag-isip, ang i-reward sa'yo ay yung negative na buhay. Fair. Diba? Fair. Eh ako, mas masipag ako sa'yo. No, nag-i-improve ako. Marami akong sinasakripisyo para makuha yung pangarap ko. Bakit magiging parehas lang tayo ng resulta? Yun ang unfair. Magiging pares tayo ng resulta eh, ako masipag, ikaw hindi. Ako may mga sinasakripisyo para sa pangarap ko, ikaw ang drama mo sa buhay. Ang dami mong reklamo. 'Di ba? Bakit magiging fair ang resulta natin and vice versa? And vice versa. Kung ako tamad, reklamador, mahilig magdrama, tas ikaw masipag, ikaw isipin mo 'yun. Ikaw masipag, ikaw matyaga. Tapos fair, pares lang tayo ng resulta? Pares lang tayo ng buhay? Fair ba yun sa'yo? Mainis ka din. Di ba? So, ganun. Kaya, yun yung isipin nyo na mabuti. Ulitin ko, tayo yung gumagawa ng realidad natin. Ay, tayo yung gumagawa ng realidad natin. Ang totoo sa'yo, hindi totoo sa akin. Pwedeng hindi totoo sa akin. Pero kung pares tayo ng pinaniniwalaan, magiging parehas yung realidad natin. Yun ang ibig kong sabihin kanina. Baka meron lang isa, kahit isa sa inyo dito yung makaintindi sa sinasabi ko. Ang simple lang naman eh, tinuturo na to paulit-ulit na. Yung think positive, napaka-overly used na nga yan eh. Think positive, mag-focus ka sa pangarap mo, mag-focus ka sa vision mo, mag-focus ka sa mga daily activities na ginagawa mo para makuha yung pangarap mo, mag-focus ka sa mas magandang bagay. Sa umpisa, mahirap kasi hindi ka sanay na ganun. So, nandun na yung sagot eh, nandun na yung keyword. Kailangan mo masanay, paano ka masasanay? Paulit-ulit mo siyang gagawin. Kaya mahirap kasi hindi pa tayo sanay. Hindi ka pa sanay. Kasi kahit naman ako eh. Hanggang ngayon, meron pa rin akong sinasanay na sa sarili ko na alam kong makakatulong sa akin.
na inaayos, hindi naman matatapos eh. Wala namang katapusan ng improvement. Kasi nga, the moment you stop growing, the moment you start dying. Pag ang puno hindi na lumalaki ng lumalaki, nas sumagad na siya, nagsisimula na siyang tumanda at mamatay. That's the same with us. Hindi edad ang tinutukoy ko. Okay, ang tinutukoy ko is yung growth, mindset, attitude, skills. Hindi edad, hindi height. May mga limit lang talaga yung mga height natin. Pero yung growth natin as yung growth natin as a person, as an individual, walang limit yan, walang katapusan yan. Hanggat buhay tayo, hanggat kaya natin, pwede na pwede tayong mag-grow na mag-grow sa areas na yun. Nakakatuwa ngayon kasi yung marami akong mga kilalang super successful na tao, sila pa yung mas willing matuto kaysa sa atin, mas eager na mag-grow kaysa sa atin, kaya sila ganun. Di ba? Tapos tayong mga nasa, tayong mga hindi kasing, hindi katulad nila na ano, tayo pa yung mga nag-iinarte. So yun. Alright, so it's already 8:55. I hope marami kayo natutunan dito sa ating Q&A session. No, dito sa ating Facebook Live. And make sure apply nyo. Nasa sa inyo kung i-apply nyo yung mga natutunan nyo. Okay? For the last time, ulitin ko, ikaw ang gumagawa ng realidad mo. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun ang realidad mo. Kung naniniwala ka na malas ang buhay mo, pangit ang buhay mo, hindi mo makukuha yung mga pangarap mo, edi yun ang totoo. Kung paniniwalaan mo yung kabaliktaran na swerte ka sa buhay, no, pinagpala ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, or makukuha mo yung mga pangarap mo, ayun ang totoo. Yun ang magiging totoo sa'yo. Hindi man totoo sa ngayon, pero magiging totoo in the future. Hindi naman porket sinabi mo na pag ang buto ng mangga, tinanim mo. Hindi mo pa makukonsider ang mangga yan, buto pa lang yan eh. Pero magsisinungaling ba ako pag sinabi ko na tutubo at mamumungay at magiging malaking mangga? Naniniwala ako na tutubo yan, mamumungay yan at magiging malaking mangga? Magsisinungaling ba ako pag sinabi ko yon? Hindi. That is the tinatawag na future truth. Yun ang magiging totoo in the future. So kung naniniwala ka na kaya mong matupad yung mga pangarap mo, kaya mong umasenso sa buhay, kaya mong magbago ang buhay mo, that's the same na nagtatanim ka ng buto ng mangga or any plants, any fruits. Nagtatanim ka ng buto ng mangga at sinasabi mong naniniwala ka na tutubo yan, lalaki at mamumunga ng unlimited na mangga. Hindi pa man totoo sa ngayon, pero yun ang magiging totoo in the future. Kasi hindi naman bagong plant ang mangga eh. Ang dami na naging mangga at alam mo yung mangga simula bata ka pa. Nangyari na sa iba, mangyayari din sa'yo. Alright? So, I hope marami kayo natutunan tonight. Make sure apply nyo yung mga natutunan nyo. For additional resources, makikita nyo yung mga links sa taas ng video na ito kung pinapanood nyo sa Facebook. Nandun yung mga links sa taas, mga additional training courses. Para sa members ng team ko, hindi nyo na kailangan yan. No, kasi yan ay, meron na tayo niyan lahat. Kung ikaw nanonood nito sa YouTube, sa ilalim sa description yung mga additional training resources. So, kita-kits tayo next Friday dito ulit sa Ethical Nation group. Pwede kang mag-join for free. And pwede kayong mag-add for free sa group na ito. Kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits.